si Jesus sa labing isa at sinabi sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano, dumampot man ang ahas o uminom ng lasa. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at gumuklob sa kanan ng Diyos. Umayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng ngayon ay bumalik
aaba na nagsugo sa kanya. At ngayon siya'y nananahanda na buong-buo sa piling ng Ama. Dahil sa piling ng Diyos, wala nang kasalanan, wala nang kamatayan. Nakakatuwa po, meron tayong kapatid, si Jesus, na ngayon ay umakyat na, nasa piling ng Diyos. Tayo nandito pa. Marami pa tayong naranasin ng mga tukso, sakit, kasalanan, at kamatayan. Pero ang nakapasok na sa buhay ng Diyos, si Jesus, umakyat sa langit. Wala na. Wala nang kasalanan. Wala nang kamatayan. Kundi buhay na walang hanggan. At yan ang inaasahan natin. Siya ang nauna roon. Siya ang unang bumalik sa Ama. Yan din ang ating inaasahan na tayo ay makapunta kung nasaan na si Jesus. Ang sasabihin ng iba, o nasa langit na pala si Jesus eh. Pwede na tayong magkasala, wala siya rito. Hindi tayo makikita. Ay, hindi ho totoo yan. Ang nasa langit, lalong nakikita ang nangyayari sa lupa. Ang nasa langit, hindi hiwalay sa lupa. Kapag ikaw ay nakabalik na sa Diyos at nasa piling ng Diyos, lalo kang dadamay, lalo kang tutulong sa iyong mga kapatid sa lupa. Ang pagpasok sa piling ng Diyos, hindi pagwawalang bahala, hindi paglayo, kundi dahil nasa Diyos, lalo pang magmamalasakit. At si Jesus, sabi sa ikalawang pagbasa, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Ama. Diba kinakanta natin yan? Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Siya na umakyat sa langit, nakalukluk sa kanan ng Ama, puno ng kapangyarihan. Kaya siya lalo ang makakatulong sa atin. Ang kanyang pag-akyat sa langit, hindi paghiwalay, hindi absence, kundi bagong uri ng pakikiisa sa atin. Sabi nga po ng dalawang anghel sa mga alagad, kayo, tumitingin sa itaas, sa langit, si Jesus na umakyat sa langit, darating yan. Babalik. Kung paano nyo nakitang umakyat siya, babalik siya. O siguro itatanong nyo, paano ba bumabalik si Jesus? Nasa langit na siya. Siguro kung tayo medyo umangat, agad-agad kinakalimutan na natin ang kapwa. Yan ang napapansin ko eh. Hindi pa nga langit ang iniakyat. Medyo umakyat lang ng konti. Yumaman lang ng kaunti. Nagkaroon ng posisyon. Umangat ng kaunti.